aking mga kaibigan. Alam na ninyo ang tanan na mula sa mangmahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag-aari ng Diyos ay katulad ng kayamanang ng nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang pag-ahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna tayong lahat. Naalala ko, may lumapit po sa akin. At ang sabi niya sa akin, Father, may problema ako. Pero bago pa niya sabihin yon, napansin ko na may kakaiba sa mukha niya. Ang mukha niya ay hindi maipinta. Pag problemado tayo, ang mukha natin ay hindi maipinta. Malungkot. Minsan, kahit hindi natin sabihin, pero bakas sa mukha natin ang nararamdaman natin. Sa ating unang pagbasa, habang nakikipag-usap si Moises sa Diyos, may nangyari. At ano yon? Nagliliwanag ang muka ni Moises. Kaya dahil sa pagliliwanag ng muka niya, anong kailangan nilang gawin? Kailangan nilang takpan ang muka ni Moises. Marahil ganito nga, ano? Kapag ang isang tao may problema, hindi maipinta ang muka. Pero kapag siya ay may dalang kagalakan, masaya, ang mukha niya ay nagliliwanag. Diba? Minsan pag may nakakita ang kaibigan, o minsan ikaw din. Pag masaya ka, maganda ang araw mo, sasabihin ng mga kaibigan mo sa'yo, parang nagliliwanag yung mukha mo ah. Parang masaya ka. Pero ganun din sa ating buhay bilang Kristiyano, ang tunay na kagalakan natin ay hindi nakikita sa material na bagay. Hindi nakikita ito sa kung anong meron tayo. Ang tunay na kagalakan natin bilang Kristiyano ay natatagpuan natin sa Diyos. Kaya si Moises, nagliwanag ang mukha dahil ang pinagmumulan ng liwanag ay ang kagalakan sa Diyos. Kaya, kaugnay ng ating ebanghelyo, hinalintulad ho ni Jesus ang kaharian ng Diyos tulad ng isang taong nakakita ng kayamanan sa isang lupa. Anong ginawa niya nung nakita niya yung kayamanan? Binenta ang lahat para mabili yung lupang yon. Ganon din naman sa atin bilang Kristiyano. Pag natagpuan natin ang Diyos, wala na tayong ihingin pa. Kompleto na. Ang iniisip kasi natin, pag meron akong bagong cellphone, pag magaganda ang damit ko, pag birthday ko, bongga ang handaan, kompleto ako.
Marami akong likes sa Facebook. Marami akong followers. Kompleto ako. Pero hindi. Ito yung iniisip nating kagalakan, kasayahan, na lumilipas. Pero kung sa Diyos natin iaasa o ilalapag ang ating kagalakan, alam natin na yan ang kagalakan na hindi magbabago o magwawakas. Kaya magandang paanyaya sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na hanapin natin sa Diyos ang ating kagalakan sa buhay. Hindi lamang sa material na bagay, pero sa Diyos natin tunay na matatagpuan ang kagalakan ng buhay. At ang tao na nagagalak sa presensya ng Panginoon, yan ang mukha na nagliliwanag. At bilang nagliliwanag na mukha, kahit saan tayo nagpupunta, dala-dala natin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Magandang imbitasyon po sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon. At sana'y tumugon tayo sa imbitasyon na ito. Maraming imbitasyon sa atin, lagi ang Panginoon. Pero sana bilang mga nagmamahal sa Kanya, tumugon tayo sa Kanya ng may pag-ibig at kagalakan. Ang taong nakakahanap ng kagalakan sa presensya ng Diyos ay ang taong nagliliwanag ang mukha. Hindi lang nagliliwanag ang mukha niya, kundi liwanag din siya sa sanlibutan. Amen.